Hello mga Sweetie Pops! It's me, Juvie Carino, and welcome back to my channel! Before anything else po, gusto ko po magpasalamat sa aking milyong subscribers! At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, eh mag-subscribe na po kayo, awa nyo na! Ang topic po natin ngayon ay yung high schools dito sa UK, kung free nga ba, at saka ano ang difference ng high school dito compared sa Pinas. Yung high school po dito ay nag-start from age 11 to 15. 5 years po siya. And yung tinatawag dito ay year 7 to 11. Yung secondary school po dito o yung high school o yung junior high school dito sa atin sa Pinas, free po ang education dito. Meron lang pong babayan. Halimbawa may mga field trips, ganon. Magbabayad po lang kayo ng contribution. Pwede din kayong kumain sa school. So, pag dun sa school, syempre may bayad na yon. Meron lang parent account na nagta-top up yung mga parents. Halimbawa, kumain sa school ang mga bata. So, kung magkano man yung amount, dinideduct doon sa parent account. Or, pwede din magbaon kayo para mas tipid. Hindi din kayo bumibili ng mga books. So, ang mga books provided na sa school. So, at saka nag-stay lang siya doon. Minsan, mag-share yung dalawang estudyante sa isang book. Pero, libre na lahat yon. Meron din sila mga provided na mga notebooks. So, libre din yung mga notebooks nila. Ganito yung mga notebooks nila sa school. Yan, ganun lang. So, iba-ibang subjects. At libre lahat. Meron ding online app sila. So, makikita ng parents kung halimbawa nagkaroon ng positive points or negative points yung inyong anak. Kung binibigay siya ng teacher kapag halimbawa may ginawang maganda or bad behavior. So, nandun lahat yun sa app. Meron din silang school clubs at saka breakfast club. So, breakfast club, kung gusto ng bata na pumunta ng mas maaga, doon mag-breakfast at saka after school club, yun ay yung after uwian na, pwede silang mag-stay doon for an hour para magkaroon ng mga activities like football, drama, music club. So, depende kung ano ang gustong activities ng mga bata. So, pag year 7 to year 9, mas madami ka pang subjects and then parang first year to third year yon. Tapos from fourth year to fifth year, ilang subjects na lang kasi mamimili ka na lang doon sa lahat ng mga subjects kung anong gusto mong i-take. At meron kang GCSE, parang NSAT sa atin or National Achievement sa Pinas. At yun, magte-test ka sa different subjects. At ito big deal dito sa kanila, yung talagang pinaghahandaan nila yung GCSE. Yung mga subjects din dito, different every day. Halimbawa, yung subject na English, pwedeng kukunin mo lang ng 3 times a week. Hindi every day may English kayo. So, ganun dito. Yung mga section pala dito, yung mga class sections, ang tawag pala dito ay mga forms. Dito pala, yung mga estudyante, sila yung lumilipat sa mga classrooms. Halimbawa, pupunta sila sa English classrooms, math classrooms, compared sa atin, iisa lang yung classroom. Tapos, ang mga teachers ang pumupunta. Dito, sila ang nagpalipat-lipat ng mga classrooms. Dito pala, ang mga exams, more on essays. Ang haba, mga daming mga sulatin nila. Tapos, more on mga storytelling. Basta mga ganun, ang dami. Hindi katulad sa atin, mga identification, multiple choice, ganun. Pero hindi naman konting ano, pero more on lagi ang daming sinusulat. Dito, hindi din uso ang mga first honor, second honor. Hindi uso yon. Tapos, ang pag-grade nila ay 1 to 9. Hindi katulad sa atin, mga 85, 95, ganun. Dito, 1 to 9. Dito ko kunti din yung mga extracurricular activities like wala dito mga slogan, essay writing, tsaka yung mga pageants, mga binibining at chuchu, hindi uso yun dito. Hindi din uso dito yung mga president, secretary, treasurer, mga ganan, walang ganun dito. Pero meron silang mga groups sa school, ginugroup yung mga estudyante tapos mga padamihan lang sila ng mga points na makukuha. Ang uniform nila may blouse, tapos skirt o kaya pantalon, tapos naka-blazer lang sila. Tapos usually may logo lang sila ng mga school.
Dito din ang daming bakasyon ng mga bata o yung sinasabing half terms. So parang 1 or 2 weeks yun na ganon, 6 na ganon sa isang year. Yung isa lang mas mahaba sa August, usually end ng July to August, nasa around 6 weeks ganon. Magpunta naman tayo sa senior high school o dito ay sixth form college, which is ang age naman niya ay from 16 to 17. Tawag naman dito ay year 12 and 13. Dito naman sa senior high school, wala silang uniform at saka ilan yung subjects mo na tinitake, yun ay based sa gusto mong kunin sa university. And then talagang ano sila dito na mataas ang grades, kasi pag mataas ang grades mo, mas magagandang mga school ang mapapasukan mo, ang magtatanggap sa iyo. Pagdating naman sa university, ito yung may bayad na. Nasa around 9,250 a year. Tapos for 3 years yon usually, depende sa ite-take mo. Pwede ka naman magkaroon ng student loan from government, tapos para sa tuition fee mo, tapos ibinabayad nila directly sa school. Pwede din ikaw bigyan ng maintenance na allowance. Depende din yon sa sweldo ng mga parents mo, o kaya halimbawa pag walang trabaho ang mga magulang mo, or mas kokonti yung income nila, mas malaki yung maintenance na allowance na bibigay sa iyo. Yung student loan mo na kinuha, babayaran mo lang yon kapag nagtatrabaho ka na. Usually around 30 years mong babayaran yon, di ba? Konting amount lang yon kapag nagwo-work ka na. Tapos pag wala ka naman trabaho at hindi mo na-reach your certain na amount or salary, so wala ka nang babayaran. Ganun yun, di ba? Bongga. So mga Sweetie Pops, salamat po sa inyong panonood. At kung may gusto po kayo mga tanong, mag-comment down below po kayo. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!